Hi Aquarius! Ito naman po yung mensahe sa iyo ngayong November 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo. Spirit Guide, ano po ang mensahe natin kay Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong November 2022? Meron tayo ditong clairvoyance. Meron tayo ditong prosperity. Marami sa inyo napapaginipan or nakikita nyo po, Aquarius, na kayo ay magkakaroon ng maraming pera at kasaganaan po ngayong buwan na ito. So, meron tayo ditong clairvoyance. Mula ito kay Archangel Raziel. I am helping your spiritual sight to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Ayan, so yung meron pala dito, Aquarius, pwede po na unbalance po yung inyong mga chakras. O kaya, parang nasabi ko na to. Kay Aries yata yun. Parang ganito din yung nasabi ko sa kanya, if I'm not mistaken. So, ayan. Mas madedevelop po yung inyong pagiging clairvoyant. Dasal po kayo or hingi po kayo ng tulong kay Archangel Raziel. Kasi matutulungan niya po kayo. So, okay, matakot kung ano man po yung mga makikita ninyo or yung mga nakikita ninyo or makikita ninyo this month, kasi ginaguide lang po kayo ni Universe. Ginaguide po kayo. Oo. Tapos yung gifts ninyo, mas ma-enhance po yan, mas lalakas yan. So prosperity, ayan. Mula naman ito kay Archangel Ariel, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. So, keep manifesting and also nga po yung iba sa inyo, sa dreams, sa visions nyo po, ipapakita ni Universe, ni God, kung ano po yung mga dapat ninyong gawin. And also, yung mga mapapa sa inyo po ngayong buwan na ito. So, be ready kasi madami ito, Aquarius. Madami kayong gantimpalang marireceive ngayong buwan na ito. So, kung in the past months, 4 months lalo na, is puro good things yung ginawa ninyo, nako, ngayong November, tignan nyo po, puro pagpapala ang ibibigay sa inyo. Tignan po natin pagdating sa inyong health, spirit guide, pagdating po sa health ni Aquarius, kamusta naman po this month of November, community. So, ingat po kayo sa maraming tao. Kasi pwedeng dyan nyo po makuha yung sakit ninyo. Aquarius, tignan natin. Spirit guide. So, mag-wear pa rin po kayo ng mask, ganyan. Mas maganda na yung maging maingat kayo, Aquarius, hindi ba? So, King of Spring. So, yung basa nyo, parang madami kasi kayong party na pupuntahan dito, Aquarius. Ayan o, 10 of Autumn. So, marami talagang tao dito. Hindi ko alam kung saan kayo nagpupunta, Aquarius, pero baka marami kayong party, occasions na pupuntahan, even pagdating, baka ito, pagdating sa business po ninyo, sa trabaho ninyo, mag-ingat lang po kayo. Kasi, ayan, hindi ko naman nakikita ang bababa yung immune system ninyo. Pero kasi, maaari na, ayan o, parang pagod na pagod kasi kayo dito. Yung iba sa inyo, biyahe kayo ng biyahe. So, parang tagtag po yung katawan ninyo. Baka ma-overfatigue kayo dito. So, ngayong buwan na ito, kung kailangan nyo pong uminom ng vitamins, mas okay. Oo, para hindi rin kayo tablan agad ng sipon at saka ng ubo. Cough and cold, ayan. Yun lang naman yung nakikita ko dito na ano, na pwedeng makuha po ninyo. At kung ayaw nyo naman makakuha nun, so ingat po kayo sa mga taong nakakasalamuhan ninyo. Kayo po yung mag-ingat. Okay? Kayo yung maging responsible sa inyong health. Tignan natin. Pagdating naman po sa iyong career. Spirit guide, kamusta po ang career ni Aquarius this month? House? Okay, yung iba sa inyo, pwede po na work from home. O kaya naman, magre-request yung iba sa inyo. Pwede rin po na sa bahay yung trabaho ninyo. As in, sa bahay po kayo nagtatrabaho. Tignan po natin. Spirit guide, tignan po natin ang career ni Aquarius. Ano po itong house na ito? Meron tayo ditong temperance. Okay, yung iba sa inyo, pwede po na... okay, yung iba sa inyo, pwedeng walang trabaho. I mean, nasa bahay lang talaga. Nasa bahay yung trabaho ninyo. O, pwedeng natanggal kayo sa trabaho dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin po kayo nakakabalik.
Aquarius, tingnan mo, meron tayo ditong Temperance. Pero dahil sa pagtsatsaga mo, huwag kang mag-alala kasi aayon din po sa'yo lahat ngayong November na ito. Sabi ko nga sa'yo, kung puro good things yung ginawa mo in the past 4 months, madaming babalik sa'yo ngayon na good things din. Ngayong lalo na ngayong November. So, meron tayo ditong 5 of Summer. Kung ano man po itong hinihiling mo, ano man po itong sabihin natin, kinalulungkot mo pagdating sa iyong trabaho, mapapalitan po yan ng saya. Kasi aayon po lahat sa'yo, Aquarius. So, i-claim mo yung energy na to, i-claim mo to, mangyayari talaga to. So, lahat ng pagtitiis mo, meron niyang masaganang kapalit. Tignan po natin pagdating naman sa iyong finances. Aquarius, pagdating po sa finances mo, kamusta naman this month? Spirit guide, tignan po natin kung kamusta ang finances. Meron tayo ditong pathway. So, may 2 choices ka dito. Okay, pwedeng meron kang pinagpipilian or nagdadalawang isip yung iba sa inyo. Tignan natin, what is pathway, spirit guide, pagdating po sa finances. Strength. 10 of Winter, so pwedeng may matatapos dito. The Empress, okay. So may kailangan nga kayong pamilian dito o nagdadalawang isip yung iba sa inyo. Pwedeng sabihin natin, merong isang, ano dito, Aquarius, merong isang ways na sabihin natin na hindi na ganun kalaki yung pagkita mo ng pera. So pwedeng gusto mo na siyang bitawan, kaya lang kasi attach ka na dito sa pinagkakakitaan mo na to or sa isang bagay na to, kaya parang medyo mahihirapan ka. But, kasi, pwede nakulang ka lang kasi dun sa pag-aalaga dito sa isa mong pinagkakakitaan. Okay? Or siguro, meron ka talagang kailangan i-sacrifice dito na isang pinagkakakitaan mo para makapag-focus ka dun sa mas malaki pa yung potential. Okay? So, kailangan mo mag-isip dito. Pag-isipan mong mabuti kung ano talaga yung decision na gagawin mo. Huwag kang mag-alala, makikita mo yun sa panaginip or even kahit gising ka kasi clairvoyant po yung iba sa inyo. Makikita nyo talaga kung ano ba talaga yung dapat ninyong bitawan dito sa dalawang pinagkakakitaan ninyo. Marami po kasi sa inyo, Aquarius, is madiskarte talaga kayo. Kaya din ito, kaya madami din talaga kayong taong nakakausap or makakausap this month. Pwedeng personal ito, pero pwede rin naman, mas madami ko nakikita personal, pero pwede rin naman po through internet, makakausap nyo yung mga taong to. So yan, basta makikita nyo yung, sabihin natin, yung pinakamagandang opportunity para sa'yo or para magkaroon ka ng mas malaking pera, mas maraming pera, Aquarius, this month. At yun yung piliin mo. Kailangan mo lang talaga maging hands-on dito. Tignan natin pagdating naman po sa business. Spirit guide, kamusta naman po ang business ni Aquarius? Meron tayo ditong sudden wealth. Kita mo, sabi ko sa'yo, may darating na kasaganaan para sa'yo, Aquarius. So, pwedeng ito. Yung iba sa inyo, kung naiisipan yung mag-start ng business, pero meron kayong trabaho, piliin nyo tong business ninyo kasi meron tayo ditong sudden wealth. Pwedeng maka-jackpot po yung iba sa inyo. Or pwedeng may maka-jackpot dito kung tumataya po kayo sa loto, saan pa ba, kung ano man yung mga tinatayaan ninyo. Aquarius, ayan. So, di ba meron tayong Wheel of Time dito. Talaga namang aayon po sa inyo yung pagkakataon ngayong buwan ng November. Tignan po natin. Pagdating sa inyong business, business po, spirit guide, kamusta? 7 of Autumn. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil may mga times talaga, Aquarius, na yung business ninyo ay, sabihin natin, may mga times na hindi nyo marireach yung quota or feeling ninyo hindi nyo marireach yung quota pero marireach po ninyo. Tignan natin. So, sabi ko nga, hindi naman laging Pasko. Tignan mo, 10 of Summer. Napakaganda po ng energy pagdating sa business ninyo. So, kung may nagbabalak ditong mag-business ngayong buwan, simulan nyo na po yan. Kasi aarangkada yan hanggang next year, Aquarius. So, simulan nyo na po ngayon. Huwag na kayong magdalawang isip kung naiisip ninyo na mag-business. Ayan. Tignan po natin. Pero do not worry, ipapakita po yan sa inyo ng inyong guides ni Universe kung saan ba talaga kayo dapat pumunta. Tignan po natin yung love life mo. Meron tayo ditong false person. So yung iba sa inyo, hindi nyo po priority yung inyong love life. Marami sa inyo, Aquarius. Meron tayo ditong 3 of Summer. Tignan nyo, may naluloko po sa inyo dito. So kung kayo po ay nasa isang relasyon, maaring nakikita nyo na din, nakita nyo sa visions nyo or sa dreams ninyo na niloloko kayo nitong person ninyo. So, maaring hindi lang talaga yan dreams, kung hindi reality po yan na pinapakita sa inyo ng inyong spirit guide ni Universe, ni God. Kasi nilalayo niya kayo sa maling tao. Meron tayo ditong The Chariot.
Okay, so some of you nga po ay hindi talaga, hindi ninyo priority talaga yung love life ngayon. Ayan. So maybe kung ano man yung matutuklasan nyo ngayong buwan na ito, Aquarius, dun kayo makakapag-decide kung ano ba talaga yung dapat ninyong unahin sa hindi dapat. So di ba lagi kayo may pagdadalawang isip, yung iba po kasi sa inyo, ayun, lagi kayo nagdadalawang isip, career ba, love life? Career ba or business? So, ngayong buwan, marirealize, ma-awaken po kayo kung ano talaga yung kailangan ninyo, ano yung kailangan ninyong gawin ngayong buwan na ito. So, yun lang po yung mensahe sa inyo. Ingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye and enjoy the rest of your November.